It was introduced to us by Sir Steve na pinakilala kami kay Sir Jay. He let us go to the audition para matingnan and see if we are interested in the residency. It was my mom who sent me the wall post about the residency. But my mentor, Miss Elena Lanyong, she recommended the residency as well. All in the same week. And month, almost weeks after, our director, si Sir Steve Villaruz, he required a number of dancers to be a part of the residency. It's a good requirement na mag-join in this residency, in this workshop, kasi it's very intellectual. J. Cruz is a very clever choreographer, so yun, sinabi sa amin na to join, and yun, para mas ma-expand pa namin yung aming knowledge on dance, on this craft. So, mga first sessions, parang, ay, iba pala to. Yung kailangan pala talaga, nag-iisip ka ng malalim talaga na parang medyo nakakagulat siya nung una, tsaka nakakapagod din. Kasi super pipigain yung utak mo. So, natuto din ako maging patient, tsaka magtanong. Para sa akin, na ilang years na po ako nagda-dance, kumbaga, ang plie, hindi ko na tinatanong yun eh. Parang, pag ginawa ko yun, basta nagbe-bend yung knees ko. So, pero sila, parang tinatanong pa nila, saan nang gagaling yung pag-bend mo ng knees? So, parang sabi mo sa knees, eh hindi sa knees galing. Ah, eh saan? So, doon kami nagkakaanohan na, ah, iniisip pa pala yun. Parang, ah, okay. So, mas nakikilala mo nga yung body mo. Na which is, yun yung pinaka-basic nilang idea na awareness of the body. Na yun yung gusto nilang i-study. Daming tinuro sa amin kung ano yung use ng mga movements na ginagawa namin, like ngayong example yung tondo, yung plie, kung ano pa yung mga nawo-work doon, kung ano pa yung nawo-work sa body namin na pag ginagawa yung mga exercises na yun. Like for example, pag ginawa mo to, paano anong work nito sa katawan mo? May connection ba tong pag-rotate ng kamay mo sa buong body mo? Ganun po yung mga tinuro nila sa amin. Madaming input na nakuha kami, pero at the same time, na-realize ko din na you really have to give everything you have. Like, kailangan yun lang talaga yung iniisip mo for 6 months. Ganun. Hindi yung you have other priorities, nahahate eh. It's very hard pag may iba ka pang iniisip other than the residency. Kasi nga, iba yung pagka-analyze nila ng bagay-bagay na nagulat kami lahat. Kasi kami feeling ko, for me, I'm still basic pa rin ang pag-think ko to other steps, very, ano lang yung mga basic steps. And sila talagang mas pinalalim pa nila yung bawat step na pinakita nila sa amin. And imagine you have like several points here. Yes, you're connecting all those things. Ang ginagawa nila is they break it down. So ano yung unang gumagalaw, which is the hands, then it goes isa-isa. Parang parating nilang chinachop yung step to para ma-emphasize lang yung movement talaga, kung ano talaga yung ginagawa, ano talaga yung gumagana, ano yung hindi gumagana. So, yun yung isa sa mga naalala kong ginagawa na. What is happening to this other arm? Yes, this arm is lengthening.
What is happening to this day? Well, there were moments na nagka-migraine ako kasi it was very intellectual actually. Kasi I believe, I believe in dance in the academe. That's why I enrolled in UP, in University of the Philippines, as a dance major. Kasi naniniwala ako na matalino yung dance. I also believe in academe in the dance. Hindi kami bobo, hindi bobo yung profession namin. Hindi panay split lang. We're not all about splits or flexibility or strength. It's also about the intellect and how the mind works, how the mind creates movement. So personally, this experience for me was very na-push yung idea, yung belief ko na yun na we have to think about what we do. We have to put a lot of work in it, a lot of mind work in it, and that kailangan hindi kami gumagalaw out of pure wala lang, just because we have to work, we have to move. It's because we move for a reason. And during the first meeting with J. Cruz, we were told about the networking. And well, sa society ngayon, like Facebook or Wikipedia, Google, diba? There's a boom in that, in networking, in the World Wide Web. And that idea, that web, tinranspose ng residency into the body. Like, for example, hindi lang yan ay yung connected yung tip of the finger to the tip of the toe. So, naging X yung isa sa mga pinaka-basic na figures namin dito sa residency. And yung X na yan, hindi lang siya connection from one point of the body to the next. Hindi lang limited into the body. It was also around. It encompassed. It was movement, the connection was encompassed by the space, the surrounding space. Nakatulong siya to be aware sa body and dun sa mga sobrang maliliit na details. Pina-find out namin what's parang ano yung mga processes, yung mga parang expand pa doon yung abilities ng katawan natin. Doon din natutunan ko yung parang we have different bodies, parang we're learning from just not only from my body, from also the other bodies. Ano yung naiiba mo sa ibang katawan ng ibang dancers? Siyempre, traditional yung sa dance company that we have to take classes. And with the residency, it's more of experimenting steps in a very organic way. And, ayun. And it's the research. It's the research. It's the... How do you say this? Yung pag... Ewan ko. Pag gano'n. We have to study steps instead of just performing it. It's not a new concept, but the yung emphasis sa pag sa tuloy-tuloy na movement, that from this step you can go, yung ulo mo you can go another way. It's there's the emphasis on that idea. Kasi na residency, I'm not yet back into dancing, but as a choreographer, I would say that it helps as someone who would be exploring more steps. Yun. Pero as a dancer, if I would take classes again, it
syempre, there is the awareness level, the emphasis on certain movements, on certain ideas, on how to move and how to breathe, how to extend your energy. Kasi yun nga, matalino yung pagsasayaw. Sabi ng iba, yun, mahirap nga siya. And, well, mahirap lang siya in terms of kasi kulang ng intellect, kulang ng academic na level yung dancing dito sa Pilipinas. That's personally lang. Which is why I'm happy to be under Sir Steve Villaruz na pinupush kami forward to think about what we do, to put, you know, intelligence in what we in our craft. So yeah, I would definitely recommend this. Na para mas ma-challenge pa yung mind ng Filipino dancer, na hindi lang kami puro 8-8, hindi lang siya, you know, yung sa movies, yung pa sexy na sayaw. Hindi, kailangan mas matalino pa yung sayaw dito sa Pilipinas. Ayos din naman siya, pero nakakaloka lang talaga minsan kasi tanong ka ng tanong sa sarili mo eh, tapos gusto mo rin naman mahanap yung sagot. So, na-apply ko din yung process namin sa class na ganun din na ako sa ibang bagay, na nagtatanong na din ako. Sobrang hirap siya kasi you have to appreciate it eh. Mahirap ma-appreciate yung ganung patience, tsaka time, tsaka effort na nag-iisip ka, tapos sobrang hirap tanggapin yung ganung process. Pero at the end, feeling ko natanggap ko naman siya, tapos na-apply ko na din siya ngayon sa lahat. Yes, I think the study is okay to go on and for other inputs to come in, tapos bago na namang people, and then I think mas maganda kung ganun siya, na iba-ibang tao yung na-handle nila instead of just one, para iba-iba yung inputs. I mean, collaborative, ganun.